I'm also known as Mermaid Arabelle. I have been mermaid swimming for the past 3 years, and I'm basically a mermaid instructor. Alam niyo ba na dito nagsimula sa Pilipinas ang pagtuturo ng mermaid swim? The Philippines is, during that time, believed to be the first ever to do mermaid swimming instruction. Marahil ito'y dahil napapaliputan tayo ng karagatan at likas na mapaglaro at malikot ang imahinasyon ng mga Pinoy. I believe the Filipinos have this character that who loves fantasy, dreams, being underwater. Kaya naman kung nais mong maging parte ng mundo ng mga sirena, magpaturo na kay Mermaid Arabelle. I have been teaching boys and girls, no, and ages 4 years old up to 75 years old. I even have a 75-year-old student. Marami ring makukuha ang benepisyo sa mermaid swimming. I encourage this kind of exercise because it's an alternative way of workout and learning how to swim. And the monofin with the tail, it's extra effort. It's an ab workout, so it's good for toning the body. Kaya naman maraming naiinggan yung subukan ito. Everybody, all of my students tried mermaid swimming either because when they were kids, they wanted to be a mermaid when they grow up. It's a dream come true for many. I've made dreams come true as a mermaid coach. Hindi rin pala madali maging isang sirena dahil hindi tulad ng normal na paglamoy, suot-suot mo ang artificial tail na nagpapabigat at nagpapabagal sa'yo. Subalit sa mga pinapangarap ang maging isang sirena, isa itong hamon na di mo aatrasan. Nagiging popular na ang pag-aaral ng mermaid swimming, pero maliban dito, pinalaganap rin ang kaakibat nitong advokasya. As a mermaid, that is what we want to instill in the minds of my students, how we can take care of the ocean. Charita Bunawan,